Ako at hirap na hirap ako, isa lang ang nagpalutas ng problema ko. Noong nakakita ko isang pasyente katulad nyo, isang lola na sa ospital sa Lasal, Cavite, na mahirap, eh clerk ako nag-check up doon kay nanay. Tapos sabi ni nanay, "Dok, parang magaling kang doktor, mahal kita, ganyan." So, wala nga akong magulang, wala nga ang kapatid. Naging close ako doon sa mga pasyente ko. So, bawat araw na dinadalaw ko yung mga mahihirap na pasyente, doon ako nalalakasan ng loob. Hanggang unti-unti, inayos ko ng inayos ang buhay ko. At nung inayos ko na, may nakilala ko isang babae na araw-araw nagsisimba. Yan, si Doktora Lisa. Araw-araw nagsisimba. Hindi linggo ah, Monday, Tuesday. Tapos araw-araw may lang papel yan ang haba ng binabasa. Lagi nagro-rosary pa ikot-ikot. Alam ko yung limang mystery eh. Ang pangarap nga namin dati, sabi ko sa kanya, one day tayo magsasalita sa loob ng simbahan niya na lang gagawin natin. Taga first reading, second reading. Kaya lang hindi yun ang ginawa sa akin ng Diyos eh. Gusto ko lang talaga tumulong at tumulong. Kaya lahat ng alam ko, bilang doktor, hindi lang internist, cardiologist, talagang nilabas ko sa mga videos para makatulong sa inyo. At dahil doon, umabot tayo ng maraming followers, actually umabot tayo ng 9 million, kaya marami na nagsasabi, eh 9 million na followers mo, Doc, kawawa naman yung may sakit, kulang naman yung payo lang. Ngayon pa lang, ang dami na lumalapit sa akin na kailangan operasyon. Kailangan ng CT scan, kailangan ng heart operation, kailangan maintenance ng gamot, kailangan insulin. Alam na alam ko lahat eh. Sa Pilipinas, walang libre. Nakakalungkot. Kahit ECG, CBC, urinalysis, walang libre. X-ray, walang libre. Pero lahat ng mga kamag-anak natin na overseas foreign workers, di ba? Lahat sila libre. Sa Amerika, libre. Sa Hong Kong, libre. Gamot, libre. Tayo, wala. Kaya ang buhay ng Pilipino ay hanggang 70 years old lang. Yan ang average. Lumampas tayo ng 70 years old, swerte na. Sa Japan, ang buhay nila, 90 years old. Kaya ang tatanda eh. Diba? Malakas, bakit? Libre gamot eh. Libre hospital, libre operation, umpisa pa lang check-up. Ba't di natin magawa dito sa atin? Kaya, naisip ko kayo. Naisip ko, lahat kayo dito, I'm sigurado ko may reseta na kailangan. May laboratory na hindi pinapacheck. Masakit ang tiyan nyo, hindi nyo alam kung ano na, ulcer ba, cancer ba. Hindi natin alam lahat, naguhula-hula tayo, bahala na, dasal na lang tayo. Eh, luging-lugi tayo kung walang check-up. Maraming sakit, maaga, nagagamot. Breast cancer, mahuli lang konti, tanggalin lang yung bukol, buhay na yung tao. Si Mayor Isko, nagulat ako, nagpa-opera siya ng 20 katao na liver transplant. Nakarinig na kayo ng liver transplant na bata? Ito yung umiikot na nanay, 3 milyon ang halaga ng operasyon sa India, sa Taiwan. At napa-opera na niya, vice mayor pa lang siya. 2 months ago, yung nanay ko biglang nagkasakit. Nagka-stroke yung nanay ko eh, 2 months ago. Kamamatay lang ng nanay ko eh. Hindi pa siya dapat mamatay, stroke lang eh. Di ba, stroke, mabubuhay ang stroke. Sabi ko, okay pa to, matagal pa tayo. Pagkaraan ng 2 buwan, yung nanay ko biglang nagka-pulmonya, dinala namin sa ospital, lahat ng gamot na maganda binigay ko sa nanay ko, ako gumagamot, pero pahina ng pahina ng pahina, hindi makahinga. Hanggang bandang huli, sabi na lang niya, "Anak, patulugin mo na lang ako, di ko na kaya." Oh, sabi niya sa anak ko, "Mga apo, mahal na mahal ko kayo, pero maiiwan ko na kayo." So hirap na hirap siya, hindi na siya makatulog. Hingal siya ng hingal. Binigyan ko ng pampatulog. Ano gagawin natin? Ay, nagawa na lahat eh. So, hindi na siya gumising. At unti-unti namatay, may luha pa nga. Nung namatay siya at nililibing namin, doon tawag ng tawag si Mayor Isko. Hindi naman niya alam nangyayari eh.
Sabi niya, Dok, tulungan mo ako, marami ka pang ililigtas. Kaya sabi ko, parang sobra namang tadhana, God's will. Hilong-hilo ako, kakamatay pa lang nanay ko. Hindi ko matulungan. Pero sabi niya, Dok, marami ka matutulungan. Naisip ko, ano ba ang God's will sa akin? Ang utos ng Diyos sa akin ay, hindi ko nga maligtas nanay ko, pero marami pa akong nanay at tatay na maligtas tulad ninyo. Kaya doon ko na lang bubuhos. Kaya ako tumatakbo. Hindi dahil gusto ko maging politiko. Hindi po. Ako, si Doc Lisa, 27 years, wala kaming singil kahit piso sa pasyente. Hindi niyo ba alam? Libre lahat ng gamutan ko. Hindi kayo maniniwala sa style ko eh. Isa pa, sasabihin ko, magugulat kayo. Hindi ako nagpapabayad sa drug company kahit minsan sa buhay ko. Hindi ako tumatanggap ng pera kahit kaninong negosyante sa pagtakbo ko. Last time and this time, kahit sinong negosyante, wala pa. Hindi ko alam kung gaano ko katagal kaya gawin, pero nung tumakbo akong senador, kahit nga yung vice president, wala ako tinanggap. Alam ko, God's will din na tumakbo ko, at ipaalam natin sa buong Pilipinas na marami tayong gagawin. Anong gagawin ko? Manalo, hindi manalo, ano gagawin namin na plano? Number one, gagawa tayo Cancer Center of the Philippines. Napakaganda. Nakita mo yung mga building? Baliwala case ko ang Cancer Center. Katulad ng ospital ng Maynila, tinayo niya isang taon, Cancer Center, isang taon lang. Yung mga regional hospitals natin na walang laman, pangit, diba? Papagandahin natin bawat region, lalagyan natin ng kakayahan mag-opera sa puso, mag-dialysis, at yung ventilator sa baga. Yung tatlo kailangan. Diba? Matatalino kayo. Minsan, pag pumunta kami, hindi na namin makausap. Hindi maintindihan ng kababayan natin eh. Ang focus namin is ko, nakita mo, kalusugan, maging malusog. Edukasyon, maging matalino kayo. Pabahay, libre lahat yun ha. Squatter titira doon. Squatter titira doon sa vertical housing. Pabahay, edukasyon, kalusugan, para maging matalino tayo. Kasi kung di tayo magiging matalino, mauunahan tayo ng ibang bansa. Ano nangyari sa atin? Yung bigas natin dito, mahal. Yung gamit natin, anong produkto gawin natin? Hindi maganda. Kulang tayo sa technology eh. Kaya, tayo mahal, ibang bansa mura, import tayo ng import, wala tayong ma-export. Pahirap tayo ng pahirap kasi ang gobyerno natin hindi naglalagay ng pera sa ospital, sa edukasyon, diba? Sa pabahay. Lagi na lang mahirap ang Pilipino. Tinanong ko, bakit laging mahirap? Bakit gusto ng politiko mahirap? Baka, ang sabi nila, ewan ko lang, kayo maghusga. Gusto ng politiko, laging mahirap ang tao at hindi matalino para mabilis mabola. Malaking pera at tapos na usapan. Mananatiling malakas yung... Kasi kung naging matalino kayo, pipili kayo ng matalino eh. Nung huling election, 2019, number 18 ako sa Pilipinas, pero sa abroad, number 1 ako, si Doc Willie Ong sa abroad, overseas. Hindi ko alam nila eh. Alam nila, wala pang COVID noon eh. Kaya sa akin, hindi ako takot mapahiya, hindi ako takot masiro. Alam niyo naman bakit ako nandito, dahil dyan, sa simbahang yan. Lagi ko lang sinasabi, Lord, ba't mo ba ako nilagay dito para ano ba? Ang trabaho ko lang ngayon, mapanalo siya. Pag nanalo si Isko, kahit matalo ako, okay lang. Panalo na siya eh. Magagawa niya lahat. Unang araw pa lang, na doon na ako sa office. Marami na tayo magagawa. Noong isang meeting po, paglabas ko, may lumapit na nanay. Liver transplant na naman. Ang hinihingi, 500,000. Di para akong mabait na pusa. Nakikiusap kay Yorme, pwede ba itong isa?
Isang silip lang niya. Okay yan, Doc. Okay yan, Doc. Sabi niya, approve agad. Eh ako, hindi ko kaya dati yun eh. Diba? 28 years yung mga liver transplant. Sorry, hindi ko kaya. After 1 year, patay na yung bata. Paano ako makatulog nun? Diba? Ginawa ko ba gusto ng Diyos sa akin? Sa Facebook, kita nyo ang ginagawa nila sa akin. Tinitiis ko. Ang dami nating trolls, ha? Nakakita na kayo ng troll. Lagi sinisiraan si Doc. Eh, si Doc, kaya mahina yan. Doc, mag-senador ka na lang. Doc, lumabang ka sa pader. Wala ka. So, kami ni Isko, walang troll, walang panloloko. Sa tao, diretso lang. Wala kaming sikat na pangalan. Mas mahirap nga ginagawa namin, walang pangalan. Gumagawa ng sariling pangalan eh. Ako mula depressed, siya bukang mula basurero. Pero yung Pilipino, gusto siyempre may pangalan, may branding. Wala namang problema yun sa akin. Basta gagawin namin to, kami, hindi kami takot lumapit sa tao. Nakikita nyo ah. So good kami sa tao. Kahit dumugin kami, hawakan kami, hindi kami takot. Kasi talagang tao ang tutulungan namin. Basta kami ni Doc Lisa, kami ni Isko at aming tatlong senador, darating mamaya si Dr. Carl Balita, tinawag ko, napakagaling. Ito talaga po, tulong eh. Wala talaga akong, walang konting corruption, di ko kailangan po talaga. Hindi yun talaga. Konti na lang ang buhay ko, kung ilan man ang buhay ko, ang pinakamagandang buhay, di ba? Yung buhay sa langit ang pinakamaganda, di ba? Yun ang magtrabaho tayo ng mag-ayos, magsasakripisyo ako. Makikita nyo lang one day, ay si Doc matanda na, senior na, namatay na si Doc Willie. Pero, hindi siya naningil, hindi siya nangwarta o gumawa ng kalokohan, tinulong niya ng maigi tulad ng gawa ni Jesus. Yun lang ang gusto ko. Tapos na. Ganun lang po kasimple. Oh, alam ko hindi maintindihan. Di ko to, itong speech ko hindi ko pwede sabihin sa iba. Sabihin nila nasisiraan ng ulo si Doc. Pero yun talaga eh. Yun talaga ako eh. This is for God talaga ang laban ko. At isa pa pala. Alam niyo ba si Mayor Isko? Birthday niya October 24. Birthday ko October 24. Pinanganak siya sa Tondo. Tondo. Pinanganak ako sa Tondo. Pinanganak ako sa Mary Johnston Hospital. Medyo maganda. Sisko, pinanganak dun sa public hospital. Basurero kasi. No, it's a biro. Pero mahal na mahal ko siya. Napakabait siya sa akin. At mahal na mahal niya ako. Talaga itong laban namin napakahirap. Kaya kung matutulungan nyo kami, malaking-malaking bagay. Manalo, matalo, tutulong ako. Hindi magbabago, ha? Pareho. Oo. Kaya lang, konti lang mabibigay ko sa inyo. Hindi ako takot. Kahit magkano kunin sa akin, walang problema. Hati-hati tayo. Mas masarap ang tulog ko sa gabi.